The last conversation we had, you would refer once in a while, kay Moon. Kay Moon. Mm-mm. He's just there. What do you think does he want to tell Mama? Hmm. Oh, siguro ano, tingin ko naman proud yung anak ko sa akin. Uh-oh. And hindi lang siya proud sa akin, kundi proud din siya sa mga kapatid niya. Kasi yung mga kapatid niya yung nagbalik sa mama nila eh. So sila lang talaga yung naging light ng life ko. And thankful ako kasi hanggang ngayon hindi nakakalimutan ng mga anak ko si Moon. And lahat ng tao sa paligid ko, ganun nila i-remind lagi sa akin na hindi na mawawala sa puso hindi. Ko yung anghel ko. Tama. Okay. Na nagbabantay sa'yo. Na nagbabantay sa akin at nagpapalakas sa pamilya ko. At nagbibigay ng lakas ang loob para sabihin, hindi na ako maghahabol. Hindi na. It took a while for you to get there, yeah, no? Kasi medyo pagkaano ako eh. Makulit din kasi ako eh. Yung akala ko, hindi pa enough, paulit-ulit kong pipiliin para maayos. Pero minsan kahit na anong gawin mo, hindi mo talaga maayos yung bagay na matagal nang wasak. Ang nakakatuwa ngayon ay pinasok mo itong mundo ng pag-aartista. Let's start with your training. You're doing workshops. Opo. With Anna? Anna Filio. Kumusta? How is that experience? Sobra nung una na overwhelm ako kasi wala po talaga ako. Ako po yung klase ng tao na parang makapal lang yung mukha ko tignan. Madaldal lang ako. Pero mahina po yung loob ko. Lalo na sa mga pinagdaanan ko before. May mga trauma ako. So sila po yung mga taong nagpapakita na may talent ka. Oh. Hindi mo lang nakikita or namumulat pa. And sila yung tumutulong sa akin to do better. Sa tatahakin ko po sa showbiz. What and, are you learning? Halimbawa, in terms of technique, ano ang na-discover mo na, ganun pala yun? Siguro po, number one is yung hindi mo pwedeng i-fake yung emosyon mo. Kailangan mong puntahan yung sitwasyon ng character mo. So, kung nasan man yon, mahirap mang part yun or what, hindi mo pala dapat kalimutan lahat ng masamang nangyari sa'yo. Magagamit mo siya, mapanghuhugutan mo siya, and makikita mo na yung ginagawa mong character is hindi na ikaw yon. Oo. And nagagawa mo yung tamang buhay ng taong pinoportray mo. And you're very serious about your career because you just hired a management outfit. I mean, Becky Aguilar's group to manage your career. Paano nangyari yon? Ano po kasi, parang sa 4 na taon na nagbablogging ako, independent influencer, dadating po yung time na mapapagod ka, kakailanganin mo ng tulong. And sa 4 na taon na po na yun, parang naiipit lang ako, naiipit lalo sa madilim na sitwasyon. So kailangan ko ng mga taong gagabay sa akin ng tama. And natutuwa ako kasi nagiging maayos akong tao talaga eh. Nakakatulong siya eh. Like hindi lang sa career ko, kundi pati yung ugali. Kung paano ka makikisama. Importante yun. Opo, kung paano ka makikisama, kung paano ka maniniwala sa sarili mo, kung paano mo mamahalin yung gagawin mo. You are at the entrance of something really big. We don't even know. You are at the threshold of something. Wow, we don't know what it is, but we know it's going to be great. We know it's going to be good. Zainab, ikaw, ano ang expectations mo ngayon? Sa karera, sa buhay. I mean, what is to come? Ako po talaga, hindi naman po ako nag-e-expect talaga pang sarili ko. Ang gusto ko lang, ma-portray ko na maayos kung ano yung trabaho ang ibabato sa akin. Dahil ayoko pong makaabala, ayoko maging sakit ng ulo kahit kanino. Mm-hmm. Gagawin ko kung ano po yung kaya ko at gagawin ko talaga yung pinaka-best ko para walang mapapahiya.